Isang OFW galing Dubai ang lumapit sa inyong lingkod para magpasaklolo. Bukod kasi sa isang taon na siyang hindi pinasweldo, katakot-takot na pang-abuso rin ang ginawa sa kanya ng kanyang mga amo. Tatat ng pasat lapnos ang katawan ni Rosalie Facun Grande na makauwi sa Pilipinas galing Dubai noong Biyernes. Halos 3 taong nanilbihan bilang helper ang OFW na tubong Tarlac sa kanyang mag-asawang amo na Jordanian. Nagsimula raw ang pananakit ng amo niyang babae noong Marso. Umabot pa raw sa puntong binuhusan siya ng mainit na tubig. Ba't po ginawa ng amo yun? Ba't po ginawa ng amo niyo sa inyo yun, ma'am? Ano po, sir? Na-late lang po niya ako sa pagtatrabaho. Ayaw po niyang nalilate po. Nalate lang po ako. Hindi ko po natapos sa oras na gusto niya. Hindi nakahingi ng tulong si Rosalie sa mga otoridad sa Dubai. Dahil hindi siya pinapayagang makahawak ng kanyang cellphone. Wala rin daw siyang matakbuhang agency sapagkat direct hire siya sa pinagtatrabuhang mga amo. Naawa na lang daw ang kanyang lalaking amo kaya ito na raw ang nagkusang maghatid sa kanya sa airport. Pero mapagsamantala rin ito dahil 1 taon siyang hindi pinapasweldo. Niloko din po ako ng lalaki nung paghatid po niya sa akin sa airport. Nandun po ako sa likod ng kotse niya. May pinakita po siyang papel. Sabi niya, ito yung resibo. Pinadala ko na sa asawa mo. Wala pong natanggap ang mister ko, sir. Ayon sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA, ipararating nila sa gobyerno ng United Arab Emirates ang nangyari kay Rosalie. Gusto ko i-document ngayon yung storya ni Rosalie para ibalik natin doon sa Dubai Authority, sa UAE government, para alam nila mayroong ganitong situation dahil slavery na po ang kararatnan noon. Bukod sa target na mapakulong ang mga amo ni Rosalie, magbibigay din ng tulong pinansyal ang OWA sa inabusong OFW. Ako rin po personal, magbibigay po ako ng tulong. Personal, meron po ako ipapabot na tulong para sa inyo.